Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. So, ayan, magbabalik tayo. Meron tayo dito i-re-repair. So, Sir Drip. So, number 137. So, walang nakalagay kung anong address nito. Pinalalamove lang. Ayan, so, re-repair natin guys. So, ito. Ayan. So, it's a Gigabyte video card. Ayan. So, medyo madumi siya, you know. So, ano kayong problem nito? May kalawang. Clay green. May umido. Actually, ang mga allergy ako sa GPU na Gigabyte, 4GB, 8GB. Actually, kali may mahilig, masira GPU chip nito ang ganda. So, subukan natin. Testingin natin siya. Okay. So, tayo. Testingin natin. Okay. Try natin sa DBI. Okay. So, power on. Okay, nag-on. Oh, hindi na ikot ang pan. Nako, delikado. So, delikado, walang display, delikadong sira. Ang GPU, sana hindi GPU, sana MOSFET lang. Built-in natin? Magdi-display ba ang built-in? Ah, okay. So, not detected ang ating GPU. Turn up. Okay, may problem. Ang GPU. Oh, kaya dinala sa atin, may problem. So, ayan. So, may problem kaya dinala sa atin. Nakaw. So, dito natin yan. So, hindi na ikot ang pan. Pag ganito, hindi na ikot ang pan, walang display, not detected. So, delikado sa GPU chip problem. So, mahina kasi ang chip ng mga GPU chip ng ano? Mga Gigabyte. So, allergy ako sa ganito guys. So, limit kasi siya, hindi nagagawa. So, subukan natin. So, hindi natin masabi. Pero, yun nga, allergy talaga. Ayan, so mukhang madumi siya. Sobrang dumi. Ayan. Madumi siya, to. Dumi. Allergy ako sa ganitong, ano, sa Gigabyte allergy. Okay. Mayan dito. Okay. So, tingnan nyo mamaya. Microscope natin. Madumi siya, guys. Sobra. So, yun ang nasira. Ang ano kasi ng Gigabyte, guys. Either sunog. Sunog na sunog. Pati PCB. Or, sira yung chip. Yan ang problem ng Gigabyte. So, magandang brand ang Gigabyte. Kaya lang, it's regarding sa it's come to repair. So, yun, di siya nagagawa. Pag nasira, sira na. Sayang. Dapat mare-repair pa rin. Diba? Para mabigyan naman ng buhay pa. Hindi kagaya ng ibang GPU, may extension pa ang buhay. So, yun ang factory kasi ng ano eh. Gigabyte. So, Taiwan. Taiwan ang ating Gigabyte. Factory. It's a Taiwan brand. Yeah. So, ito guys. So, dumi oh. So, pakita natin sa microscope. So, di ko alam kung anong address itong pinare-repair na to. So, microscope. Okay. So, microscope. Ayan guys. Makikita nyo kung gano'n siya karumi. Ayan oh. Dami oh. Ayan pa oh. Ayan, hindi mo lang nagbigay ang mga MOSFET na ito. Ayan po. Oh, so, walang palitan ng thermal paste. So, ayan. So, dobrang dumi, oh. Ayan, oh. Mukha ng tawag dito, guys. Mukha itong minahan ng buhang, eh. Buti, hindi nabasa. Kung nabasa, ayan, sunog itong board nito. Ito po. Sa fuse.
Ayan. So yung likod, may nakita kasi ako dito. Oops, nataktak na. Ayun, nataktak na nga. So yung likod kasi. So yan siya. Ayan, I think sa liquid damage. So may nakita kasi ako dito ng umido. Or corrosion. Sana, yun lang. Kasi kung hindi, ay. So, may pa yung shorted na mga ganito eh. Ayan, no? So, dito ay karoon siya ng eto, isa na to. Problem nito, wala tayong donor. So, ayan siya, guys. So, kung tinamaan ito, check na ito yung matatanggal. Oh, wala nang paa. Sana ito lang. So, capacitor yung nandito. Pero wala naman yata nakalagay. Ito po. So, yun lang naman yata. Buo naman to. So, mga latest version ng mga nagagawa kong GPU ngayon ah. Puro 1600 series na. Wala 1950 Ti. Or latest, ang problema lang. Piyasa, wala. So, hindi naikot ang pan. So, pag di naikot ang pan, nasaan yung IC niyan? So, maliliyan na sa kabila ang IC. Pag natanggal ito, hindi natin alam ang value. Hindi na natin alam ang value nito pag natanggal. So, resistor to, ibig sabihin, mahalaga yung nire-resist nito. Ito hindi na nakakapit. Linisin na natin to. So, wala lang tayong donor ng ganitong bago. So, this is 1650. Meron yata dito. Ayun, meron. Kaya lang, ibang, ayun ito, dual pan? Oh, dual pan. So, meron. So, meron tayo ditong inkis na mapagkukunan. Mapagmumukaan kung anong kamuka. Okay. Sukatin natin yan. Ganong value.
Sukate natin via ohms. Ay. So ohms. So meron tayong 5.9 ohms. So ang ohms nito ay 100 ohms. Okay, this is a 100 ohms. Okay. And this is a 80K. So this is 80K. 74, 75K. So minus 5, 70K. So mukha namang ano siya, baka hindi lang nakakapit. So tingnan natin to, kaskasin natin, baka hindi nakakapit. Kaskasin natin maigi, si Charlie's story. Isa nakakapit pa ito, isa hindi na. So ano natin to, tanggalin natin. Magic. Ayusin natin yan. Okay. So, lagyan natin siya ng LED. Yun. Kumalas na nga po ang isa. So, yun na nga yung ibig sabihin. So, hindi siya nakakapit kasi kumalas na siya. So, yun yung ibig sabihin. Anong purpose nito? Okay. So, medyo malinggit kaya taasan natin yung ating camera. Hindi na nakapit. Ligtarin natin. Hindi na rin. Yun lang. So, hindi na nakapit yung resistor na to. Oh, sad. So, okay. Testerin na lang natin. Ilang ohms.
So, hanap tayo ng pamalit. So, okay. So, meron tayong 1.0 ohms. So, testere natin to ng wala. So, hindi binabasa. Yun lang, kalimutan ko pa naman yung kanina. So, ito ay 74 ohms. So, meron tayong 70 ohms. Tama, 70 ohms. So, itong isa kanina ay nakalimutan ko to eh. Wala na pala yung ano nito dito. Yan, wala na yung ano. So, stop ko yung video, then rewind ko para makita ko yung ohms. So, ayan. So, may nakuha na ako dito. 100 ohms. So, papalitan na natin siya. Nako. Ako eh, tinamaan na. Tanggalin na natin to. Wala na kasi siyang paa. Yan ang mahirap pag naano eh. So, masyadong hindi kita. Wala, tumalbog. Sana yun. Lingit-lingit pa naman. Okay. Baka ito lang. So, hindi ko lang alam. So, nasubukan lang natin. So, yung palitan yung mga missing parts. Sakali. Kumapit. Okay, good job. Good job, resistor. Good job, kumapit na naman. So, hinangan natin ito kabila. Yun lang, pag hindi na nakapit. Ah, hindi na nga nakapit. Nasaan na ang aking tweezer? Wala na, sira na. Nainita na. Ay! Ano ba yan? So, this is 75 ohms. So, palitan na natin. So, hindi na nga siya nakapit. So, palitan natin siya na. Meron ako dito 60K. Ah, 68K and 75 ohms. So, 75 ohms, ibabalik natin. Kasi itong isa, hindi na ito nakapit.
Ito natin siya ng, I think 60 ohms lang kasi may 75 na. Ayaw lumabas. Talsik pa. Sana. Ayaw nga lumabas. Wala na. Ayun. Wala ko, tumalsik na naman. Mga maliliit kasing resistor, tumatalsik. Kunting pitik lang. Ayan, wala naman. Dumikit na ba siya? Okay, dikit na. Okay. Sana yun lang. Magkano kaya siya? So, ano kaya ang effect nun? So, haba na agad ng ating oras. So, pagpagan muna natin at maraming. Siya ay no display. Ah, no display. Tapos, ano siya, no display. Tapos, yung ano niya, yung kanyang functionalities, hindi na ikot yung pan. Ibig sabihin, may problema din eh. Or, missing yung voltage niya. So, check natin to. So, okay naman yung mga gates. So, hindi naman siya shorted yung 12 volts. So, not shorted. Okay, present. So, itong ating 5 volts gates. So, okay, present naman siya. So, ground. And this is, okay, walang problema. So, dito. So, walang problema. Okay, walang problema tayo. So, dito. So, meron tayong 100 millivolts. So, dito. Good. This is a good. And this is good. How about that? So, present. Okay, hindi naman siya shorted. So, ang ating MOSFET na to. So, hindi naman. So, wala akong nakikita ang problem. So, dito. Okay, meron. May reading. Okay. So, anong problem niya? Either open ang fuse. Parang open yata ang fuse. So, hindi naman pala open. Okay, not open. So, hindi naman siya open. Okay, present siya. So, anong problem? So, nandito ang mga main power relays sa kabila. Ayan, so, eto, medyo madami ito, isa na to. So, medyo basa lang ito, isa na to.
Hindi, okay naman to. Wala naman tayong sabi nga ay nagpapakita ng problema. Okay, this is okay. Wala naman tayong factory flux na lumabas. Okay. Tingnan natin. So, ito ang head 8 ko. Gigabyte. Sana yung resistor lang. Mahalaga kasi yung resistor na yon. So, siya may output kasi siya na voltage na iti-transfer kabilaan. So, anong gagawin natin? Saksa ko yung isa para sa display niya. So, tingnan natin kung iinit yung chip. Okay. So, let's power on. Okay, umiinit ang chip, guys. Nag-display ba ang onboard? So, wala. Okay. Walang display ang onboard. Ayan, guys. Walang display ang onboard. So, naka-onboard yan eh. Mukhang nasipat natin, guys. Umiinit ang chip. So, hindi ko lang alam kung pan is working. Saksak natin yung pan, guys. Ayan. Baka naman. Dito natin sa tagiliran. Okay. So, dyan ka lang. Tapos, dito natin. Okay. Sana. Gumana. Sana yun ang problem. So, 100 ohms and 75k ohms resistor. 75k. So, yun ang function niya. Simply. Diba? So, check natin. Kung may display, mabilisan, wala tayong heatsink, power on. Okay, umikit din yung pan niya. Ha? Mapansin nyo? Oh, ikaw, no? Pan spinning. So, may display pa? Bang! Yari. Success! Umikot pa ang pan. Diba? So, yun lang yung problem niya. Yun ang problem niya. Corrosion. So, resistor yung tinamaan. So, okay. It's working. It's success. Akala ko, chip na yung problema, guys. Kasi hit na hit put kasi yung ganito, guys. Yung brand na 4GB at saka 8GB na ganitong dual pan. Ayan. Palagi kasi, guys. Palaging hindi nare-repair. Kasi mahina ang ano nito, eh. Ang chip. Either chambahan. Actually, ang dami ko ditong donor board. Either sunog yung MOSFET na yan. Yung power MOSFET niyan. B-core MOSFET. Either sunog yan. Pati PCB hanggang ilalim. Siyempre, hindi na marirepair kasi butas na PCB, sunog na eh. Shorted na siya. Or else, hindi yung panyang GPU chip, hindi na siya nagpa-function. Baano ko ba nasabi? Sinubukan ko siyang airflow, guys. Nag-display some pieces. Yan, eh, na problem na talaga yung chip. Ganun kasi siya kahina. Hindi kagaya ng ibang, siguro depende, marami. Kasi depende yan sa reviews, ano. Yung sa akin, sinasabi ko lang, in my part, kasi bilang technician, busy sa repair history, mapansin nyo lang, kahit mag-search ka sa YouTube, walang success repair na 4GB mga ganito. Wala kayo. Hindi kumpara dun sa ibang video card na version, 4GB, 8GB, marami. Success repair. Ibig sabihin, nare-repair. Itong ganito kasi, yun ang problem. Sa Gigabyte, hindi ko sa sinisiraan ng Gigabyte. So, sana makarating sa Gigabyte na ganun. Ibig sabihin, kung dapat kayang proteksyonan yung GPU chip na hindi siya mawalan agad ng display o umangat agad yung balls. Kasi umaangat yan eh, dahil nagkaroon siya ng problem. Either hindi yung mga MOSFET hindi bumigay. Ganun kasi siya eh. Kaya binigay niya, ito siya yung ano, GPU chip. Either yung balls kasi kailangan i-reball. Kasi either nag-crack siya agad. Nag-spark, ganyan. Kaya yun ang ano.
So far, success na guys ang repair natin. So, asimbulin ko lang yan. Lagyan ko ng thermal paste. Then, stress test natin. Show natin later. Okay? So, success! Ayan na siya guys. Gumagana na siya ng maayos. So, iikot natin. Show ko lang sa inyo. So, ayan yung ating GPU. So, ayan yung kanyang back. So, ang gamit natin ay, kasi na, gumagana naman to kanina. Sa HDMI tayo. So, Gigabyte. Yan. It's working fine. So, ito yung ating results. So, temperature natin, guys. So, gabi na kasi. Ayaw mag-focus. Ayan. So, ayan yung ating repair. NVIDIA GeForce GTX 1650. 4 gig siya guys, ang micro ng kanyang memory, DDR6 na. So, mga latest version nito mga repair ko ngayon. So, temperature niya guys, ayan ang stress test natin. Stress test natin ay 72 degree lang siya. So, yung hotspot is 89%, 89.7 degrees Celsius. So, pan speed is 88% lang siya. Yung RPM ng ating motor, ng pan motor, is 2,000 plus lang siya. Ayan, so, yung ating namang oras ay, yan. So, matagal mag-focus. So, this is 21 minutes. So, magalaw kasi yung aking kamay. 21 minutes, yan. So, ayan mag-focus. So, okay na siya, guys. Working fine na siya. So, isasend na natin sa customers ang result ng ating stress test para naman maging happy siya sa result ng kanyang pinagawa. Kasi ito ay matagal na rin sa atin itong nag-chat at nagpa-follow up ng kanyang repair. So, sobrang haba kasi ng repair natin. Kaya, ayan. So, halos umabot na siya ng ilang araw. So, dumating siya ay June 30, guys. So, ngayon ay July 15. So, 15 days na siya, guys. Inabot ng 15 days. Sobrang dami talaga ng repair ko. Tambak na tambak. Sumabot kasi siya ng 24 pieces per day. Yung lineup natin. So, nababawasan siya. Nare-repair. Yung iba, not nare-repair. Hindi nare-repair. Talagang sira na. Not repairable. So, yeah. So far, eto siya. Good naman. Yung today natin, yung araw na sunod-sunod repair natin is good. Success. Success yung repair natin ngayon na sunod-sunod. So, nakapag-repair tayo ng dalawa ngayong araw. Tama ba? So, isang 4 gig at isang 6 gig. So, success naman siya guys, yung repair natin. So, yung isa. Tapos, mayroon tayong pickup kanina. So, 8 gig din siya. 8 gig naman. Sa MSI Armor 8GB. So, nakuha na siya. So, almost magti-3 months na dito sa atin yung GPU. Pero, kanina lang niya kinuha. So, good. So far, good yung ating araw ngayon. So, marami tayong success repair. At nakuha ng customer. So, okay yung ating kita. Okay. The best. The best ang araw natin ngayon. Okay. Malaki yung ating kinita. Tapos, meron pa mga repair na existing na ngayon lang binayaran. So, kaya nito. So, ngayon lang din binayaran. Ayan siya. So, ngayon lang siya binayaran. So, halagang 1.5. Ayan. Paid. Totally paid. So, for ano na siya. Bibook na daw ng customer. For shipping today. Ayan pala. Fully paid na rin siya ngayon. By Gcash. Okay? Okay, dami ng success repair natin ngayon. Kaya, maganda ang araw natin. Ayan. Sa lahat ng manonood ngayong gabi. So, gabi na siya ngayon, guys. Is mapanood man nyo to araw o umaga o overnight o anything. So, salamat po sa inyong panonood sa aking YouTube channel. Ayan.
Sa mga bago pa lang sa aking channel na nanonood ngayon, huwag nyo naman kalimutang hit nyo na yung notification bell. Then, subscribe para updated ka sa aking mga ina-upload na video. Then, kung like mo siya, mag-comments ka lang, then mag-question ka. Sumasagot naman po ako sa question, sa mga tanong sa comments. Okay. Nagre-reply naman po ako. So, may papagawa kayo sa mga customers. So, lagi po yung video, may description naman yung ating mga video. Nandiyan na yung address, Facebook, Gmail, contact number. Doon sa Facebook nyo, guys, ako yung message. May group Facebook tayo dyan. Video card repair. Video card repair na Facebook page. Yeah. So, send nyo lang. Yung padala nyo lang sa akin yung gusto nyo ipa-repair na video card. So, wag asahang mare-repair. Huwag tinasahang hindi magagawa. So, tingnan natin kung ano yung gawa natin ng paraan. Gawin natin. Tingnan natin yung abot ng ating makakaya kung repairable ba siya o hindi. Ayun, huwag din magalit kung hindi nagawa. Kasi may mga ibang customer nagagalit. Hindi acceptable. Yung hindi nagawa yung galing unit, pinuporce nila yung technician. So, huwag ganun. So, may ilan na kasi tayong technician. May ilan na kasi tayong customer na experience. Ganun ang nangyari. Dapat naman hindi ganun. Accept kung ano. Tapos kung walang tiwala dun sa nag-repair na technician, ipasa sa ibang technician. Two heads is better than one. Yeah. So, ipasa sa ibang technician kung ayaw magtiwala. Huwag na magalit. So, ganun talaga. Nabalad nyo yung technician. So, magbigay na kayo ng tip. umbukas sa inyo kaluban. Kung hindi naman, ay bahala kayo. Yeah. Ayan. So, super. So, see you on the next video. Bye-bye for now. Kakain muna ko. Bye-bye.